Hangga't makakaya natin bilang isang nanay, sa mga gawaing bahay, sana ang ating mga anak ay ating maturuan. Dahil hindi habang buhay, nasa tabi nila tayo para tayo'y umalalay. Darating at darating ang araw, tayo ay lilisan. At paano na kung hindi sila marunong kahit paghuhugas ng plato man lamang. Kapag babae ang anak, masigit nila itong kailangang matutunan dahil magiging mahirap sa kanila kapag katamaran ay nakasanayan. Mag-aasawa yan pagdating ng panahon, magkakaroon ng biyanan at baka ang pamimisanan ay kanilang maranasan. Ay ano ang inaasahan mong maririnig sa kanyang biyanan kung simpleng paghawak ng walis ay hindi niya pala alam? Realidad na minsan ay talagang nangyayari sa ating kabataan. Ang pinaka-main purpose ng ating mensahe, pagtuturo sa simpleng gawaing bahay para handa sila sa hamon ng buhay. Napakagandang tingnan, nakaka-proud sa isang magulang na kahit busy sa kanilang pag-aaral, meron silang oras na gawain ang mga simpleng mga bagay. Kahit pa yan ay isang unika iha sa bahay ay tunay na prinsesa, mas kikinang ang kanyang ganda kung makikinig sa payo ng kanyang ama at ina. Kaya hanggat ating makakaya, hanggat sila'y nasunod pa at hanggat bata pa sila, walang masama kung ang ganitong mga bagay ay ituturo natin sa kanila. Ang tunay na pagmamahal sa anak dapat ay may natututunang konting hirap para sila'y maging malakas sa lahat ng aktibidad at maging isang huwarang kabataan na kayang-kaya ang mga responsibilidad. Mabuhay ang mga nanay na nagtuturo sa mga anak ng mga gawaing bahay.